We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Claims caravan sa Kapitolyo ng Oriental Mindoro umarangkada ngayong araw. Bilang ng mga nagtungo sa unang araw ng claims caravan, kakaunti pa. Para sa kabuang detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Well, actually, Ivy, kaunti yung dumating nitong umaga. Pero pagsapit ng tanghali after lunch, doon na bahagyang dumami yung kumuha ng claims forms. Ganito ang sitwasyon sa central hub ng claims caravan sa provincial capital ng Oriental Mindoro. Bakante ang maraming upuan sa unang araw ng aplikasyon para sa compensation claims ng apektadong mangingisda at ibang negosyo dulot ng oil spill. Kauna-unahang dumating ang mangingisdang si Emmanuel. Hindi pa raw kumpleto ang mga dokumentong dala niya kaya't babalik na lang daw siya. Bago pa po magsimula pati yung oil spill na yan, talagang napakailap po ng dagat. O, ngayon pa lalo po nahihirapan kami. 10 claims processor ang umaalalay sa mga nagpipila ng claims forms. Dala na ni Rio ang mga rekisito o requirements gaya ng ID, nakatibaya na miyembro siya ng samahan ng mangingisda at rehistro ng kanyang bangka. Mahigit isang buwan na raw siyang hindi nakakapalaot. Sa computation, lumalabas na mahigit 100,000 piso ang nawalang kita sa kanya. Kayang kitain ko yun, depende nga doon sa panahon ng panghuli. Kung minsan may malaki pa doon, baka hindi rin naman maniwala. Pagbasihan yung aking bangka na maliit lang, pero may mas malaki pa doon. Yung mga claimants po, kung ano man po yung ilalagay nila sa form, tulad po ng sabi namin nung press briefing, hindi lahat naman yun magagaranti namin na ang maibabayad kasi i-assess pa po yun eh. Pero kung may mga kailangan pa naman po kaming dokumento kay sir o doon sa mga claimant, lalapitan naman po sila. Nilinaw ng mga claims processor na hindi ito payout center. Bibilang ng 30 araw bago makakuha ng pera. Magmumula ang pondo sa insurance na PNI Club at International Oil Pollution Fund. Magtatayo rin ang mga satellite claims office sa mga lugar na apektado ng oil spill kaya't hindi raw kailangan dumagsa sa Kapitolyo. Sa susunod na mga linggo, itatranslate sa Filipino ang mga form para mas madaling maunawaan ang mga mag-fill out nito. Una nang sinabi na prioridad na mabibigyan ng claims form ang mga rehistradong mangingisda, registered fish vendor, nasa sektor ng turismo gaya ng mga registered community-based tourism organization o CBTO gaya ng mga local tour guide. Okay, Ivy, update lamang tayo. Bago tayo umere kanina, ang sabi ng isa sa mga claims processors, nasa 600 yung aplikasyon na natanggap nila at karamihan daw sa mga yan ay galing sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Pinangunahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 4A ang isinagawang water sampling sa pamamagitan ng Regional Fisheries Laboratory at Provincial Fisheries Office ng Batangas sa mga barangay ng San Agapito, San Antonio at San Agustin Kanluran sa Isla Verde, Batangas City. Ito'y makaraang umabot sa ilang barangay at baybayin ng Isla Verde noong nakaraang linggo ang oil spill mula sa lumubog na barko mula sa Oriental Mindoro. Isinagawa ang pagsusuri bunsod ng mga napaulat na oil slicks na namataan sa baybayin ng Isla Verde para matiyak na ligtas ang karagatan lalo na sa mga mangingisda at mga turistang bibisita sa lalawigan ngayong nalalapit na Holy Week. Samantala, wala mang namataang oil slick sa bayan ng Lubo, Batangas, hiniling na rin ng lokal na pamahalaan na magsagawa ng water sampling para matiyak na ligtas ang tubig para sa mga residente.
Ang mga nakolekt ng sample, isusumite sa isang laboratory para sa pagsusuri. Sa bayan naman ng Lian sa Batangas, tulong-tulong ang LGU at mga residente sa paggawa ng mga improvised spill booms na gawa sa coconut husks, nets at PET bottles. Bilang paghahanda na rin ito sa banta ng oil spill. Pero tiniyak ng Philippine Coast Guard na walang namata ang oil spill sa bayan ng Lian. Batangas Port handa na sa pagdagsa ng mga magtatawid-dagat sa nalalapit na Holy Week. Higit 200,000 biyahero inaasahang dadagsa sa Semana Santa. Para sa kabuang detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Sa naging initial assessment ng PPA Batangas kanina sa kanilang pag-iikot, light to moderate pa lamang daw ang dating ng mga pasahero ngayong araw, ngunit asahan daw ang pagdagsa ng mga biyahero sa susunod na araw at linggo. Pasado alas 9 ng umaga kanina, unti-unti nang dumadagsa ang mga pasaherong magtatawid-dagat ilang araw bago ang mahal na araw. Ang 52-anyos na si Mang Andy kasama ang kanyang 83-anyos na ina. Pauwi sila ngayon sa Calapan para doon magnilay-nilay. Alas 11 pa ang biyahe ng kanilang barko, ngunit mas minabuti nilang pumunta sa port ng mas maaga. Mas maganda yung mas maaga kaysa sa yung last minute ng Biyernes Santo. Mas malapit sa Good Friday, mas masigip ang biyahe. Pag nag-standby ka dito, malamig. Maganda ng terminal ngayon ng Batangas City. Maaga ring dumating sa Batangas Port ang mag-anak ni Emmanuel na pauwi rin sa Calapan, Oriental Mindoro para magbakasyon. Para hindi ko mahirapan magbiyahe dahil pag mahal na araw pa, marami yung tao, siksikan. Mahirapan ako sa mainit. Maluwag naman so far. Oo, baka next week masigip na yan. Kasi Holy Week eh. Tiniyak naman ang pamunuan ng Batangas Port na handa sila sa magiging dagsa ng mga pasahero ngayong Holy Week. Ayon sa PPA, sapat ang mga babiyahing barko. Nasa mahigit 200,000 pasahero kasi ang inaasahang dadating sa Batangas Port. Dahil ito na open na ito, wala nang restriction. Ano? So yung mula Monday, Holy Monday hanggang Black Saturday, we are expecting about mga 200,000 embarking passengers. No, hindi pa kasama yung disembarking dyan. Hopefully, maabot yun. Yan ay katunayan o katibayan na masigla na naman ang ating biyahen. Muli namang pinaalalahanan ng pamunuan ng Batangas Port na magbaon ng maraming tubig, kaunting pasensya at kooperasyon sa mga baggage checking dahil para na rin ito sa kanilang seguridad at kaligtasan. Sa panayam natin kanina sa port manager ng PPA Batangas, mariin nitong pinabulaanan na wala dapat bayaran bago pumasok ng port at passenger terminal building. Payo rin niya na dapat ay agahan ang pagpunta para maiwasan ang pagdami o pagdagsa ng mga pasahero. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. 27-anyos na lalaki arestado matapos maaktuhang nagnanakaw ng manok sa isang poultry farm sa Padre Garcia, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Kalaboso ang 27-anyos na kinilalang si Lester Garcia, residente ng Barangay Bawi, Padre Garcia, Batangas, matapos umanong tangayin ang nasa 30 buhay na manok sa isang poultry farm sa kaparehong barangay. Ayon sa pulisya, tumawag sa himpilan ang may-ari ng poultry farm upang isumbong ang nangyayaring pagnanakaw pasado alas 12 ng madaling araw kahapon. According doon sa mga bantay ng farm, may isang tao silang nakita na pinapasok sa loob ng sako yung mga manok. Then, habang tumatakas yung suspect natin, naiwan niya yung kanyang mga gamit. Na kaya pala niya naiwan yung kanyang tsinelas. Natusok siya ng pako. Dahil na rin sa mga naiwang gamit, agad natunto ng pulisya ang suspect. Na-recover sa suspect ang dalawang sako na naglalaman ng mga ninakaw na manok. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang sangkot sa illegal na gawain ng suspect noong taong 2017. Pagtingin namin sa record niya, dati na pala siyang na-involved sa kaso na illegal na droga noong year 2017 at nakalaya siya dahil nakapag piyansa. Nasa Padre Garcia Custodial Facility na ngayon ang suspect na nahaharap sa kasong theft. Paulit-ulit naman ang paalala ng otoridad na maging maingat at mapagmatsyag. Hinimok rin ng pulisya ang mga business establishments na maglagay ng mga CCTV camera para sa kanilang seguridad. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang suspect at ang biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Health Authority nagbabala sa publiko kaugnay sa banta ng heat stroke ngayong nararanasan ng mainit na panahon. Ilan sa mga sintomas at kung paano may iwasan ng heat stroke, alamin sa report. Ngayong nararanasan ng mainit na panahon, nagbigay ng ilang paraan ang health authorities para makaiwas sa banta ng heat stroke. Ang heat stroke ay isang malubhang karamdaman kung saan tumataas ang temperatura ng katawan na hindi napapawi ng pagpapawis dahil sa dehydration. Ilan sa sintomas ng heat stroke ay ang mainit at namumulang balat sa katawan, mataas na lagnat na umaabot sa 40 degrees Celsius, pagkahimatay, pagkahilo, panghihina, sakit ng ulo at mabilis na pagtibok ng puso. Kapag nakaranas ng sintomas na nabanggit, pumunta sa lilim na lugar at ihiga ng nakataas ang mga paa. Uminom ng tubig at dampian ng malamig na tubig ang katawan at paypayan. Sa mga kapuso naman nating magvivisita iglesia ngayong Semana Santa at sa mga lahat ng lalabas ng bahay, magsuot ng sombrero o gumamit ng payong o anumang maaaring pananggalang sa matinding init ng araw. Gumamit ng sunblock na may SPF laban sa UV radiation. Magbaon ng inuming tubig. Magdala ng first aid kit. Kumain ng gulay at prutas na mayaman sa vitamin E, C, folic acid, lycopene at beta-carotene. At dahil may banta pa rin ng COVID-19 virus, ugaliin pa rin ang mga safety health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask at paghuhugas ng kamay. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern, Tagalog. Umano'y lasing na lalaki arestado ng saksaki ng isang lalaking nakikipag-inuman sa harap ng pinauupahang bahay sa Batangas City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sugatan ang 22-anyos na si Jomari Macero, tubong Iloilo City at kasalukuyang naninirahan sa Hilltop Kumintang Ibaba, Batangas City matapos umano siyang saksakin ni Johan Christian Dinglasan, 49-anyos at residente rin ng nasabing barangay. Sa investigasyon ng pulisya, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa nang dumating ang umano'y lasing na si Dinglasan sa pinauupahan nitong bahay kung saan nag-iinom ang mga biktima. Dahil medyo maingay itong mga nag-iinom, sinaway po ni itong suspect, itong mga nagiinuman, ang ito pong biktima ay kumbaga nakipagsagutan po. So hanggang sa nagkaroon po ng matinding pagtatalo, ito pong suspect ay kumuha po ng kitchen knife. At yung pagbalik po ay sasaksakin niya itong biktima, so sa pag-ilag po ay nasaksak po niya sa likod. Agad dinala sa pag-amutan ang biktima. Daglian din umanong tumawag sa pulisya ang mga kaibigan ng biktima na nagresulta sa pagkakahuli sa suspect. Narecover sa kanya ang ginamit na patalim. Kasalukuyan ang nakapiit sa temporary custodial facility ang suspect at nahaharap sa kasong frustrated homicide. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima at ang suspect. Paalala naman ng pulisya. Pag tayo po ay nakakainom, tayo po ay under the influence of liquor, kung hindi po talaga maiiwasan hindi mag-inom, ay siguraduhin po natin na kalmado po tayo. Huwag pong daanin sa init ng ulo. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Ilang residente sa Baco Oriental, Mindoro, sinasamantala ang mainit na panahon para magbilad ng mga isda para gawing daing. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sinusulit na ni Aling Amparo ng Barangay Pulang Tubig, Baco Oriental, Mindoro, ang mataas na sikat ng araw para magbilad ng mga isda. Sa ganitong katinding init, mabilis daw matutuyo ang mga paninda niyang isdang manamsi. Ay, edi huikuan, lamurat na isda. Ay, edi kung ganito, madaling matuyo. Ayon sa pag-asa, naglalaro sa 25 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Kung bentahe para sa ilan ang matinding init ng panahon, nagpaalala naman ang Oriental Mindoro Provincial Health Office o PHO na maging maingat sa mga inihahandang pagkain sa ganitong klase ng klima. Ang cook ng karinderya na si Rosemary, laging sinisigurong sariwa ang mga gulay at karneng iluluto at tinitiyak na malinis ang gamit sa pagluluto para iwas food poisoning. Tansyado raw niya ang nilulutong pagkain. Lagi siyang nauubos, wala naman kaming natitirang mga yung kailangang ulit-ulitin ang luto. Una, kailangan maghugas ng kamay, kailangan hugasang mabuti gamit ang malinis na tubig at sabon
Kailangang dry ang kamay bago humawak sa mga ingredients na gagamitin sa pagluluto. Ayon pa kay Dr. Shelo Ante, dapat na itago sa mga malilinis na container ang mga tirang pagkain. Tiyakin na may maayos na cover o takip ang mga lutong pagkain. Kapag mainit daw ang panahon, mas mabilis na dumarami ang bakterya. Hindi rin inirerekomenda ang maraming beses na pag-iinit ng pagkain. Mainam kung magluluto lang ng sapat na dami. Reheating, hindi siya dapat paulit-ulit na hinihit kasi nga po, yun nga, yung unang beses pa lang na siya ay inihain at na ginamita ng mga kutsara o serving spoon, yun po ay nagkaroon na ng contamination. Sa ngayon, wala pa naman daw na itatalang kaso ng food poisoning sa lalawigan, bagay na iniiwasang mangyari ng PHO. Panatilihin din daw na malinis hindi lang ang pagkain, kundi maging sa paligid kung saan ihahain ang nilutong pagkain. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ilang tindero ng karne sa ilang pamilihan sa Batangas, piniling wag munang magbenta sa Holy Week. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Iisang baboy na lamang ang ipinakakatay ng 51 anyos na si Lourdes kada araw simula noong tumaas ng 20 pesos ang live weight na baboy. Ramdam na ramdam niya raw kasi ang tumal ng bentahan, lalo ngayon na mahal pa rin ang mga bilihin, kaya naman hindi na rin muna siya magbebenta sa darating na Holy Week. Kakaunti nang mamimili, alam mo naman ang pagka Holy Week, lagi na ang mga tao ay hindi daw magkakarne, bawal. Ay siguro pagkatapos na ng Holy Week, mahirap nang makapagsapalaran kapag Holy Week. Baka materhan pa ng marami. Ang tinderang si Imelda, nagbawas na rin ang ipakakatay na baboy. Bukod sa tumal ng benta, mas marami pa raw minsan ang natitirang baboy, kaya ang iba, ginagawa na lang niyang longganisa. Naku, matumal pa rin ining. Dahil ining walang pera ang tao, tapos maraming nabibilihan sa labas. Ang isa pa, kalaban namin ining ay mga prosen. Siyempre, mababa ang prosen, ay di ang mga nag-aari muna naman ang mga tao. Ayon sa ilang mga tindera ng karneng baboy, umabot na sa 200 pesos ang kada kilo ng live weight mula sa dating 180 pesos lamang. Kaya ang ilan sa kanila, binabawasan na lamang ang pakatay para naman daw makabawi-bawi sa tumal ng benta. Ang ilang mamimili, mas pinili pa rin ang bumili ng karne kahit mataas ang presyo nito. Si Aling Anita, 2 kilong karneng baboy ang binili para sa kaarawan ng kanyang asawa bukas. 360, mahal nga po. Paglang kayong may okasyon. Pang barbecue, mag-outing po. Medyo tumaas. Ay gusto po nila i-barbecue, minsan lang. Sa ngayon, nasa 340 pesos na ang kada kilo ng pige, kasim, binakbakan, pork chop, pincho at atay. 350 pesos naman ang kada kilo ng liempo o kambayado na dating 320 pesos. Nasa 300 hanggang 350 pesos naman ang kada kilo ng karneng baka na dating 280 to 300 pesos lamang. Inaasahan naman ng mga tindera na pagkatapos ng mga mahal na araw ay lumakas nang muli ang kanilang benta. Samantala, walang paggalaw sa presyo ng samot-saring isda na mabibili sa 80 hanggang 200 pesos ang kada kilo, depende sa klase ng isda. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nanghihinang Philippine Serpent Eagle na rescue sa isang sanitary landfill sa Tayabas City, Quezon. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa isang pambihirang pagkakataon, isang serpent eagle ang napadpad sa sanitary landfill sa Tayabas City sa lalawigan ng Quezon. Nakita raw ang ibon ng isang staff doon. Ang adult avian species may taas na 20 pulgada at may wingspan na aabot sa 42 inches. Itinuturing na endemic o sa kagubatan lang ng Pilipinas matatagpuan ang nasagip na serpent eagle na agad sinuri sa veterinary office. Walang bali o anumang sugat ang ibon pero slightly stressed o nanghihina raw ito. Kinulong muna namin ito tapos ay turn over namin sa DNR kasi sila yung isa sa mga katuwang naming lead agency at sila yung may facility para paalagaan yung eagle. Kadalasang kinakain ito ay mga reptile at mga isda. Mahalaga ang mga serpent eagle sa pagbabalanse ng ecosystem. Yun nga lang, ayon sa Tayabas City Environment and Natural Resources Office, vulnerable o kakaunti na ang bilang nila sa kagubatan. May mga threats na
iilan na lang sila sa wild, kaya dapat inaalagaan siya. So maraming dahilan kung bakit vulnerable yung mga wildlife natin. Una, pwedeng sa habitat, akunti na yung habitat nila, or iilan na yung population nila at nanganganib na silang maubos. Matapos ang masusing obserbasyon, pinakawala na rin sa natural nitong tahanan ng ibon. Mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng RA 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang pangungolekta at pagmamayari ng mga klase ng ibon, katulad ng Philippine Serpent Eagle. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa ngayon hanggang weekend. Dahil pa rin yan sa easterlies o hangin galing sa dagat Pasipiko. Kung may mga pagulan man, dulot naman yan ng localized thunderstorms na madalas sa hapon o gabi. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cavite, Rizal, Mindoro at Palawan. Uulanin din ang ilang bahagi ng Visayas at halos buong Mindanao kung saan may matitinding ulan na posibleng magpabaha. Lalaki patay sa pananaksak sa Candelaria, Quezon. Love triangle, tinitingnang anggulo ng pulisya sa krimen. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Sakay ng motorsiklong ito, pauwi na sana sa kanilang bahay sa Barangay Malaban, Bansur, Candelaria, Quezon, si Alan Matutina, pero hindi na siya nakauwi ng buhay nang saksakin siya sa isang eskinita. Malalalim na saksak sa dibdib ang tinamo ng biktima sa kamay ng isang Christian Selga. Sa investigasyon, nasa inuman ng sospek. Hinarang daw nito ang sinasakyang motor ng biktima sa kainyundayan ng saksak. Dalawang beses na sinaksak at tinamaan sa kanyang kaliwa at kanan dibdib. Bali po sa amin pong sinagawang pag-investigasyon po ay inabangan na po na pauwi sa bahay. Naaresto ang sospek nang makorner siya ng mga otoridad habang naglalakad paalis sa crime scene. Sa dami raw ng dugong nawala sa biktimang si Alan, idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Love triangle ang sinisilip na motibo ng pulisya sa krimen. May relasyon umano ang asawa ng sospek at ang biktima. Nabanggit niya sa aming mga investigador, na nahuli nga daw po niya yung kanyang misis na itinetext or itinachat nitong biktima. Uh-uh. Na nabasa niya na meron namumuong relasyon doon sa kanyang asawa at sa biktima. Na-recover ng pulisya ang patalim na ginamit sa pananaksak. Gumugulong pa ang investigasyon sa krimen. Nahaharap ang sospek sa kasong murder. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na kuna ng pahayag ang sospek at pamilya ng nasawing biktima. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng suspect sa pagpatay sa isang computer science student sa Cavite. Kinilala ni Chief PMP Rodolfo Azurin Jr. ang suspect na si Angelito Erlano na patuloy pa rin pinaghahanap. Matatandaang natagpo ang wala ng buhay sa kanyang dormitoryo sa Barangay Santa Fe, Dasmariñas City, Cavite noong Martes ang biktimang si Queen Lianda Ginsin na may 14 na saksak sa katawan. Kita sa CCTV ang pag-akyat ng suspect sa bubungan ng dormitoryo noong madaling araw nang mangyari ang krimen. Sa isinagawang backtracking ng mga pulis sa kuha ng CCTV, natunto nila ang bahay ng suspect kung saan na-recover ang suot na damit at sling bag noong araw na isinagawa nito ang krimen. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang suspect noong April 2022, kaugnay pa rin sa kasong robbery. Samantala, mula sa tig 300,000 pesos na pabuya mula kay Cavite Governor John Vicrimulya at Senator Ramon Bong Revilla Jr., umabot na sa 1.1 million pesos ang reward money para sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ng suspect. Ito'y matapos maglaan din ng 300,000 pesos ang Dasmariñas LGU at 200,000 pesos mula naman kay Congressman P.D. Barzaga at misis nitong si Mayor Jenny Barzaga. Nananawagan ng PNP sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanila sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong naka-flash sa inyong screen kung mayroong mahalagang impormasyon sa kinaroroonan ng suspect. Mga magtatawid dagat sa Port of Calapan, nagsisimula nang dumating ilang araw bago ang Holy Week. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez.
Biyaheng Bawan, Batangas si Laika. Kasama niyang umuwi sa Nahuan Oriental, Mindoro ang pamilya para bumisita sa mga kaanak. Gustuhin man daw na i-extend ang araw sa pagdalaw sa kaanak, kailangan na raw umuwi dahil sa negosyo. Siguradong next week marami na pong taong papauwi, papunta dito. Baka malay mo, hindi natin alam kasi minsan kakatapos lang ng pandemic, baka mamaya may luluwas din. No? Sa Palawan naman ang destinasyon ni JR. Dito pa rin sila sa open air passenger terminal naghihintay. Tiis-tiis na lang daw muna siya sa nararanasang init ng panahon. Mas gusto raw niya sana kung sa bagong terminal building na sila naghihintay. Tiis na muna ito, mayroon ko naman ay electric pan. Paliwanag ng pamunuan ng Port of Calapan, sa April 2 pa magagamit ang bagong passenger terminal building. May mga tinatapos pa raw kasing pasilidad dito. Nilalagyan natin ng bubong yung mga ticketing office ng bawat shipping lines na katabing-katabi ng passenger terminal building natin para po sa convenienteng pagbili ng mga ticket ng ating mga pasahero. Nagsisimula na ang pagdating ng mga pasahero. Halos 5,000 ang daily average traffic ng mga biyaherong pumapasok at lumalabas ng pantalan. Inaasahan na titripli pa ito sa mga susunod na araw. May koordinasyon na raw sila sa mga shipping lines na magdaragdag ng mga bibiyaheng barko. May vessel relaxation na inisyo ang marina. Ibig sabihin ng vessel relaxation, wala na pong schedule. Kung may schedule man sila, pwede silang umalis ng mas maaga. Sa tinakda nilang schedule, basta mapuno ang barko, pwede na silang maglayag. Bawal ang bladed weapon, flammable materials at karne sa pantalan. 24 oras naman daw ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa pier. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga estudyante at graduate ng TESDA mula sa iba't ibang lugar sa bansa sumabak sa Philippine National Skills Competition. Narito ang report ni Andrew Bernardo. Gayat dito, luto doon. Ayos dito, halo doon. Ilan lamang ito sa mga eksena. Sa Philippine National Skills Competition 2023, may 18 kategorya na pinaglalabanan sa 8 iba't ibang lugar sa bansa. Inorganisa ito ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang primary purpose nito ay i-showcase yung skills and competence ng mga graduate natin ng technical vocational education, as well as maipakita rin natin yung mga skilled ng ating mga skilled workers. Sa Batangas, isinasagawa ang cooking, restaurant, and bar services skills, kung saan kalahok ang 21 anyos sa Tubong, Baguio City na si Rosel Ann. Kinakatawan nito ang Cordillera Administrative Region o CAR. It is very helpful po kasi sa skills pa lang po ng training and building po ng mga para ma-equip kami sa mga skills for the future, lahat po yun kinukuha na namin sa TESDA. Ang tourism graduating student at Tubong Chaong Queso na si Gwyneth ang kumakatawan sa Calabarzon Region. Yes, I've trained so much, but I guess during this competition days, it was him who really helped me for this one. And of course, World Skills in France, in Lyon, France, that is one of my motivation. 8 pambato ng Batangas sa iba pang kategorya gaya ng welding, graphic design technology, information network cabling, IT software solution for business, IT Network System Administration at Mechanical Engineering. Makapili tayo ng competitive na participant na magre-represent ng bansa sa mga international skills competition. Maipakita natin ang galing at talino ng mga Pilipino workforce. Bukod sa tamang paghubog sa kaalaman at galing ng mga estudyanteng nag-aaral sa eskwelahang accredited ng TESDA, hindi rin daw magpapahuli ang mga ito sa pagiging in-demand sa trabaho, lokal man o overseas. 8 sa 10 graduate ng TechBook ang agad na nakakakuha ng trabaho after finishing their program. Tingin ng TESDA, malaki ang maitutulong nila para mabigyan ng trabaho ang mahigit 2 milyon na unemployed base sa tala ng PSA. Pwede silang after na makagraduate, magkaroon sila ng sariling business or livelihood. Pangalawa, yung for wage employment, ang wage employment naman natin, hindi nalilimit dito sa lokal na mga industriya. Nasa mahigit 1 milyong estudyante ang nagtatapos sa TESDA kada taon. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.